Bad breath ka ba? Ang medical term for bad breath is halitosis. Maraming maaring maging cause ito. Una, syempre, ay maaring dahil sa iyong kinain. Pwedeng ikaw ay may gum disease, dry mouth, o kaya naman sirang ngipin. Pwede ding meron kang chronic kidney or liver problems. Pwedeng dahil meron kang respiratory infection, hindi mo nakokontrol ang iyong diabetes, o kaya naman ikaw ay naninigarilyo. Dapat munang ma-determine yung cause nito bago ito magamot ng maayos. Pero ilang tips para ma-prevent mo yung pagkakaroon ng bad breath? Una, syempre mag-toothbrush ka at least twice a day every after meals at i-brush mo din yung tongue mo. Don't forget to visit your dentist regularly or pwede na yung at least twice a year. Iwasan mo yung paninigarilyo. At syempre, don't forget to hydrate yourself lalo na kung meron kang dry mouth. Pero kung napakatagal mo ng bad breath, baka kailangan mo na magpakonsulta sa doktor. Okay? Ingat! Paano malalaman kung bad breath ka? Imbes na hingahan mo yung kamay mo at amuyin, ilik mo yung likod ng kamay mo, patuyuin ang laway, tsaka mo amuyin. Tingnan natin kung bad breath ka. Mahilig ka bang mangulangot? Lahat naman tayo naglilinis ng ating ilong. Pero kung ikaw ay nangungulangot or sinusundot mo yung ilong mo oras-oras o kaya naman ay ginawa mo ng hobby, masama na po ito. Bakit? Una, maaari mong ma-damage yung delicate structure sa loob ng iyong ilong. Maaari ka ding mas makapag-introduce ng bacteria o viruses sa loob ng iyong respiratory tract. At pangatlo, syempre kapag sinundot mo yung ilong mo, mas makakalat mo kung ano man yung impeksyon na nasa loob nito. Alam ko, mahirap iwasan ito, pero ilang tips lang para kahit papaano mabawasan yung pag-form ng booger sa ating ilong, pwede kang gumamit ng saline spray or saline wash sa yung ilong para ma-maintain yung moisture nito. Pwede ding i-increase mo yung humidity ng room mo, gumamit ka ng humidifier para din mapanatili mo yung moisture. At paalala po sa lahat, hinay-hinay lang po sa pangungulangot, okay? Ingat! Ano po tumangkad? Ang main factor na nagde-determine ng height natin ay ang ating mga genes. Pero kung gusto nyo pong ma-reach yung mga maximum height potential nyo, pwede nyo gawin ang mga tips na to. Una, matulog ng 8 to 10 hours a day. Huwag magpuyat ha. Pangalawa, kumain ng tama. Dapat balanced diet at dapat rich in protein and calcium. And number 3, dapat lagi mag-exercise, especially stretching exercises. At sa mga nagtatanong naman po kung hanggang anong age tumitigil yung pagtangkad natin, ang average age po is 18 years old. Pero depende pa din po ito sa closure ng ating epiphyseal plate. Ito yung area of growth sa ating mga long bones. Okay? Ingat! Hello po! Marami pong nagtatanong ng benefits ng pagpapatuloy. Hindi man po ito nakakatangkad, marami pa din po itong benefits kagaya ng nare-reduce yung risk natin magkaroon ng urinary tract infections, nare-reduce yung risk magkaroon ng sexually transmitted infections, pati ng penile cancer, at easier hygiene din po kasi nalilinis ng tama at maayos yung ari ng kalalakihan. At sobrang dami pong nagtatanong kung nakakatangkad daw po yung masturbation. Hindi po ito nakakatangkad. Kagaya ng pagpapatuli, sumasabay lamang po ito sa growth spurt habang kayo ay nagbibinata. Kaya akala nyo, nakakatangkad to. Naiintindihan po ba? Okay, ingat!